Hello mga kamik-mik, Kuya Mo Felix, nagbabalik. And I will share another calculator technique sa inyo guys. And for today, i-share ko sa inyo kung paano mag-solve ng growth and decay problems na related sa differential equations using our calculators. Okay? So without further ado, let's have some lectures muna. So paano ba gumagana itong calculator technique na to? Ang kinakapitalize natin dito guys is if you will recall, no, ang formula ng growth and decay, no, yung formula ng growth, growth and decay, no, ang formula ng growth and decay is this, di ba? Yung certain formula, let's say population, is equal to certain constant e raised to k t, no, ito yung general formula. Gusto ko snappy, yan. Ito yung general formula or general solution ng growth and decay, basically, no? And kapag k is positive, basically, that is growth. And kapag k is negative, that is decay. So basically, guys, ang goal natin using this calculator technique is ang kinakapitalize natin yung e raised to x na function. So saan natin makikita yan? Pag pumunta kayo, guys, ng mode, stat, no? So, punta kayo ng mode. Mode and stat. Okay? Nandito yan. No? Mode stat 3. Tapos may kita niyo yung e-raise to x. Usually, pwede din itong 6 na yung a times b x. Pwede din yan. Pero, for the ease of competition sa calculator, yung number 5 yung ginagamit or yung e-raise to x. No? So, let's have some examples. Okay, let's try to solve this problem. A yeast grows at a rate proportional to its present size. If the original amount doubles in 2 hours, in how many hours will it triple? So, ang una kong ginagawa dito guys is, nag-recreate muna ako ng table. No? Yung time, tapos yung amount of, or population, for example. Nag-recreate muna ako ng table. And, tsaka ako sinusulat yung given natin. Pag sinabing initial or original, na the original amount, initially yun at time zero yun guys, always. And sabi kasi dito, original amount doubles in 2 hours. So let's say after 2 hours daw, nagdoble. So let's say this is initial population, then nagto-twice daw siya after 2 hours. Kaso ang question is, how many hours will it triple? So 3P not yung hinahanap natin. So paano kaya yan? Usually kapag ganito no, walang given na value. Pwede kang magsubstitute ng 1. Minsan nagsasubstitute ako diyan ng 1 na p not is equal to 1. So paano kaya to using our calculator? Punta ka lang doon ng mode. Clear muna tayo. Press mode stat 3 tapos yung erase to x, okay? Then input nyo lang 'yan. And sa calculator technique guys, usually hanggang 2 minimum inputs lang. Kahit dalawa lang, pwede na, gagana na yan. So, yung 0 and 2. Okay? Tapos, tsaka nyo ilagay, di ba yung p-not natin is equal to 1? So, ibig sabihin, initially, meron akong 1, for example. Then, after 2 hours, is magdodoble, which is 2, di ba? Then, the next step is you press AC. Then, ito yung medyo tricky part. You proceed with shift, stat, yung option. Sa other calculators, no, yung mga class Wiz, EX. Kaso, ingat lang sa paggamit nun kasi baka sa board exam is bawal gamitin yan. So, check nyo kung yung calculator nyo is pwede sa board exam. So, stat, press 1. Then, yung regression yung pipiliin ninyo, which is number 5. May lalabas dyan ng option, which is A, B, R, X, and Y. Ngayon, ito yung note dyan, guys. In terms of, kung maalala nyo, no, yung general solution natin is C, E, raised to KT. Okay? Now, dito sa calculator natin, A is equal to C, no? Take note nyo lang to. B is equal to K. Dito sa equation natin, no? Yung X hat is yung time and Y hat is yung population at that particular time, okay? So, kunyari, pag nag-input ka dito ng population, makukuha mo yung time na yun. And kapag nag-input ka ng time dito, makukuha mo yung population na yun. And our problem kasi is, kailangan nating hanapin yung time. So, ibig sabihin, dito tayo sa x-hat. Kapag ang unknown is time, sa x-hat ka pupunta. So, that is number 4.
And tsaka mo i-input kung ano yung number of population at that particular time na gusto mo makuha, which is 3, di ba? 3 times kasi yung problem. Ayan, oh. Will it triple? So, 3 times. No, that is 3 times. Lagay mo lang yung 3 sa loob niyan. And the answer is 3.16 or 3.17 hours. So, ganoon lang siya ka-basic. No? Let's have another example pa. Okay, let's try this second example. No? Pero itong example na to related naman sa decay. So, a certain radioactive material is known to decay at a rate proportional to the amount present. If initially there are 100 milligrams of materials present and if after 2 years it is observed that 5% ng original mass daw is nawala, let's find an expression for the mass at any time t and the time necessary for 10% of the original mass to have decay. So, first, create muna natin yung table. So, basically kapag pag material, quantity yung nilalagay ko or Q. And create mo lang yung triangle, yung table. Sabi, initially, siyempre, pag initial time, that is 0, meron daw 100 milligrams. So, 100 mg, yung material. And after 2 years daw, it is observed that 5% of the original mass has decayed. So, dapat, parang ano siya, no? Naging 1, or let's say, di ba pag 5%, di parang ang matitinala na lang is 0.95 nung material. Which is, that is equal to 95 milligram, di ba? So, that is, ito yung ibig sabihin ng 5% na nawala. Kasi, 5% of the original mass has decayed. So, ang natira is 0.95. Now, the question is, mamaya natin sagutan yung A, yung B muna. The time necessary for 10% of the original mass to be decayed. So, hindi natin alam yung time or hinahanap natin yung time after 10%, which is 0.90 times 100 or 90 milligrams. So, paano kaya ulit yan? Kunin nyo ulit yung calculator nyo. Punta kayo ng mode. Okay? Stat. 3. Then, yung 5. No? Yung erase to x. Tapos, input nyo lang yan. 0 and 2. And sabi ko nga sa inyo, at least 2 inputs pwede na yan. 100, then 95. Kasi 5% yung nawala. Press AC. Shift, stat, regression, yung reg, R-E-G, reg. Tapos, ano kayo pipili natin dyan? Since time yung nawawala, kung babalikan natin itong cheat sheet natin, pag time yung ginahanap, that is x hat times yung number of population or yung number ng quantity ng material na natira. So basically, since ang ginahanap natin is time, okay, which is x hat, no? Please take note, kapag x hat ang ginahanap sa time yan, kapag y hat yung hinahanap, yung related sa quantity at that particular time. So, dapat alam natin yung quantity kung yung number of time yung kinahanap. Which is, kailan daw ma-reach yung 90? And the answer is 4.11 hours. So, the answer for B is 4.11 years rather pala the hours. Okay? Basic. Now, paano natin gagawin yung letter A? Find an expression for the mass at any time t. Diba, ang general solution ng natural growth and decay is C e raised to kt. Okay? So, ganito rin yung gagamitin natin. For example, sabi kasi dyan is number of mass. So, let's say quantity in terms of mass is equal to C e kt. Kaso ang problema natin, paano natin bubuin to? Please take note, no? Kanina, na-discuss ko na if we want to get C in terms of regression, press AC, shift, stat, regression, 5. Yung C is equal to A, okay? Yung C is equal to A. And yung K is equal to B in terms of regression natin. So basically, makukuha natin yan. Kapag pinindot ko yung A, that is my C. That is my C. Yes, that is my constant, which is 100. And yung B naman, which is yung proportionality constant yan. Shift, stat, regression, yung B. That will become negative 0.0256. So that is negative 0.0256. And this just proves na this is decay kasi negative yung K. Again, dun sa lecture natin, no? Kapag negative si K, positive yan.
ah, kapag negative si k, that is decay, and kapag positive si k, that is in terms of growth. So, plug in lang natin yan. So, therefore, ang answer natin dyan is, quantity, yung mass ng quantity is times 100 e raised to negative 0.0256 times time. And that is your final answer. Diba? Ganyan lang siya ka-basic gamitin yung calculator. Okay? So, try nyo practicein siya with your other problems para ma-master nyo din kung gaano gamitin yung calculator technique na to. Okay? So, if may natutunan ka dito, share mo naman sa friends mo para share-share lang tayo ng knowledge dito. Okay? Ito si Kuya mo, Felix, nagsasabi na do not study until you get it right. Study until you cannot get it wrong. Study hard, study smart. Bye guys, and see you in my next videos.